Isang maulan na hapon sa ating lahat, mga learners, teachers, parents, at etiquette teachers mula Luzon, Visayas at Mindanao na nanonood sa ating Itulay online tutorial ng Empowerment Technologies. Medyo maingay pong ating background ngayon. Ating background po dyan sa likod lang kasi yung aking room. May nagaganap po kasing retirement program. Kaya mamaya, konti, tatahimik na yan. Antayin lang natin kasi katatapos lang po yung program nila. Okay. Hello po. Ako po si Tutor Junel ng SDO Ilocos Sur na magbabahagi ng ating paksa ngayong hapon. We are now on week 5 ang quarter 4. At samahan niyo ako ngayong hapon. Na live po tayong napapanood sa FB, Itulay page at Itulay YouTube channel every Monday at 4:40 to 5:20 p.m. Kaya, i-share na natin ang ating live session ngayong hapon gamit ang hashtag Itulay Level Up upang mas marami pa tayong matulungang learners. Okay, halina't ihanda na ang ating mga panulat, kwaderno at isipan para mas marami tayong matututuhan ngayong hapon. Okay, so bago tayo mag-umpisa sa ating lesson, no, gusto kong batiin yung ating mga learners na naunang mga nag-message sa ating comment section. Ano? Unahin na natin si Kerobin Gabriel Villamor ng Noliches High School ng SDO Quezon City, kay Alzaira Zidane Gaza ng Pampanga High School, kay Jane Colyado ng 1210-1 ng Tagudin National High School, good afternoon, kay Princess Yvonne Lapita ng STEM 1 ng Tagudin National High School, good afternoon din kay Catherine Joy Daos ng 12 Units 3, ang teacher daw niya ay si Sir Rolly Abad, ayan, and ating last, okay. Mamaya, babalikan ulit natin yung ating mga learners na nag-message sa atin. Okay, para di tayo masyadong mag-stick sa ating mga greetings. Okay, good afternoon kay J.R. Dalino ng Tagudin National High School, 12 Humes 5. Ang teacher daw niya ay si, nag-message ito sa atin, si Sir Dan Joseph Bilog. Ayan po ang ating mga learners na nag-message sa atin. Okay po. So this week po, ang ating focus po will be on web designing or web page designing. Ayan. So, umpisahan na natin. Tara na. At umpisahan ng matuto. Okay po. Maraming salamat po sa ating source ng ating lesson ngayong hapon, ang DepEd NCR. Okay. Maraming salamat po. Ito po yung gamit kong source ng ating lesson ngayong hapon. Okay, so umpisa na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa para sa ating lesson ngayong hapon. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga ni-lecture natin last week. Okay, noong ating fourth quarter, tingnan na natin kung meron pa kayong naalala sa ating mga lessons. Okay, re-review tayo ng ating mga lesson. So last week, yung tinakal natin learners, no, we focus on online creation tools, platforms and applications for ICT content development. And dito, diniscuss natin yung iba't ibang online creation tools, di ba? At platforms and applications para sa online content natin. Okay, sige nga, kung naaalala nyo pa, magbanggit nga ng isang application na nabanggit ko last week. So, i-type lang ating sa ating comment section. At titingnan natin kung naalala nyo pa yung ating mga diniscuss last week. So mag-aantay ako ng sagot ng mga ating mga learners. Tignan nga natin kung naalala pa natin. Magbanggit lang ng isang platform o kaya isang application para sa ICT content natin. Okay, type lang natin sa ating comment section. So, habang nag-aantay ako, umiingay talaga sa likod mo. Pasensya na, okay. Alam, naririnig nyo, I guess, naririnig natin yung ingay ng paru-paru G sa aking likod. Ayan. Okay, so, tingnan na natin, ha. Si, sabi ni Kerobin Gabriel Villamor ay Microsoft Google Offices daw. Okay, so, yes, nag-discuss tayo, i-present natin yung Microsoft Google Offices as one of yung ating ginagamit na application sa ating mga document, sa mga presentations natin, and so on and so forth. Okay, sige. Magbanggit pa tayo ng ibang application. Sige, mag-aantay ako. Mag-aantay po ako ng mga sagot. Sige, tingnan nga natin kung may naalala pa sila. So, very good kay Kerobin Gabriel Villamor. Okay. So, habang nag-aantay ako, tingnan pa natin yung ibang ni-lesson natin. Noong week 1 natin, we discussed something all about
yung ating imaging and layout for online environment. And then dito, ang diniscuss natin is or are the principles of imaging and design. Tapos sa week 2 natin, diniscuss natin ang imaging and design for infographic wherein gumamit tayo ng iba't ibang klase ng graph at charts para maipresent ang isang infographic. And then, sa ating 3rd week, nag-discuss tayo ng imaging and design for basic image manipulation. And here, dito tayo nag-discuss ng ating mga basic image manipulations. Sige nga, balikan natin. Yan, mamaya may tanong ako dyan. Okay. So, bakit kaya tayo nagdi-discuss ng mga ganito? More on imaging, more on design, more on principles. Ano kaya ang connection ng ating lesson na itatackle ngayong hapon dito sa mga diniscuss natin na to? O, di ba? Okay, so balikan natin yan. Yun yung tanong. Habang nag-iisip sila, bakit kaya kailangan natin i-discuss yung mga yan? More on imaging and design at creation tools. Na sa ating lesson ngayon na web, ano ang connection nun? Okay, so habang nag-antay, at kung isagot, ayan, basahin natin yung sagot ni Remerson Lucero. Sabi niya, Google Offices daw. Okay, so very good. Si Catherine Joy Gatudao, sabi niya, video you cut. Meron ba ako binanggit na ganito? I think parang wala yata. Okay. So diniscuss natin ito last week, ano? Okay. So, habang nag-aantay ulit ako ng sagot, no? Tignan natin yung mga pararanganal natin na mga mag-aaral na naging active last week. Hindi man nila ginawa yung ating task, siguro nahihirapan sila. Pero, di ba? Pero, tingnan natin kung sino yung mga naging active. So, ito yung mga na sumasagot. Ito yung mga pag may tinatanong ako, nagtatype. Ayan, nag-encode ng kanilang mga sagot. Gusto natin i-flex itong mga active learners natin na to. Okay, unahin na natin si Mahusay Tutti of the Week, si Gabriel Villamor Kerubin ng Novaliches High School ng SDO Quezon City. Congratulations sa'yo, Gabriel. Napaka-active mo last week. So, sana maging active ka rin ngayon. Okay, next po natin, si Rodel A. De Mesa ng San Lorenzo Ruiz Senior High School ng SDO Pasig. Ayan, so active din ito last week. So, nag-pass daw siya ng ano niya, ng ang kanyang output. Pero hindi na-update yung page. Na-update po yung ating link ng ating pinagsasubmitan na output. So, kung may output din kayo ngayon, pwede lang natin doon ilagay. Mamaya ipapakita ko po yung link natin. Na-update na po yon. Okay, next po nating pararangalan yung mga active last week. Ito, si Princess Yvonne Lapitan ng Tagudi National High School na SDO Ilocos Sur. And our last but not the least, yung ating active at mahusay Tutti of the Week last week. Last week to ha, si Renz Guyver Calienta. So napaka-active nila last week to mga to. Ayan. So ano yung tanong ko kanina? Anong connection nung ating lesson nung past weeks sa ating i-discuss na web design ngayon? Okay, tignan ko nga, wala bang nagsabi? Ayan, wala bang nagsabi ng ano kanila, ng mga ano nila, sagot nila? O sige, habang nag-iisip sila. Okay, so tignan na natin kung ano yung magandang sagot. Okay, so eto po, bakit kailangan natin i-discuss yon, di ba? Okay, very basic. So kung dinidiscuss natin ang puro principles ng web, ng mga imaging and design, gagamitin natin yung mga elements na yon at ilalagay natin sa ating mga lahat. O, sabi ni Kerubin, ayan, na-ano siya. Lahat daw po sila ay ina-apply to create your own webs o web page. O tama, yan. So ginagamit natin yung mga elements na yun such as audio, video, yung mga text and graphics na nilalagay natin sa ating webpage. At lahat ng yun ay nakikita natin, di ba? So, knowing all those principles, we will be creating a well-organized and well eye-pleasing pages with graphics, with the right color, to convey the message to our viewers or to our audiences, di ba? Tama ba ako? Type nga ang 1. Okay. Kung tama yung aking sinabi na kailangan natin yung mga elements na yon para sa ating ma-organize, napaka-organize na webpage. Okay. So tingnan natin yung iba pang sagot. Sabi ni Catherine Joy Gatudao, sabi niya, they are all needed in creating a webpage. Tama. Okay, di ba? Gaya ng sabi ko, kailangan natin yung mga elements na yon sa ating
webpages. Okay, mamaya magda-demo ako. Bibilisan natin ng konti ito. Pace natin. Okay, so punta na tayo sa ating main lesson. Okay, na natin ha. Sa ating most essential learning competencies, so dapat ma-attain natin ito, no? We will be applying a web design principles and elements using online creation tools, platforms, and applications to communicate a message for a specific purpose in a specific professional track, di ba? Sa ating mga grade 12 o grade 11 diyan, meron tayong piniling kanya-kanyang track. So gagamitin natin ito para ma-create natin specific content para sa ating specific audience. Kung tayo ay EIM o tayo ay ICT, mag-create tayo ng content na naaayon sa ating audience, di po ba? Okay, so ganyan 'yon. So kailangan nating mag-apply ng mga concepts na 'yan at 'yung mga diniscuss natin ay magagamit natin ngayon. Okay, so ito 'yung ating learning objective, sana ma-attain natin. We will define what is HTML. We will be creating a basic web page, sana masundan niyo. Pero pwedeng panoorin ulit ito at sundan mamaya ako sa aking lecture, magde-demo ako mamaya. Okay, so let's have your third, identify HTML. HTML structure in creating a website, and you will design a website using an online WYSIWYG. Okay, mamaya i-define natin kung ano yung WYSIWYG platform in specific professional track. Handa na ba kayo? Okay, so balikan natin yung message, sabi niya, kasi medyo delayed nga yung ating mga sagot. Okay, delayed lang yan. Mga 10 seconds or 20 seconds. Okay, sabi niya, application and platform po ay Prezi for presentation. At ayan, sabi ni Renz, binati na natin si Renz Gaiver Calyanta. Okay, batiin na rin natin itong mga to, no? Si CK Pacasio at saka si, okay, last natin, si Cassie Miles. Cassie Miles. Okay, so, tingnan na natin yung ating lesson. Okay, handa na ba kayo? Handa na, sana handa na kayo sa ating lesson ngayong hapon. Okay, so let us now start. I-define natin yung mga mahihirap na i-define na words kanina. Okay, ito yung mga tatanungin natin. Ano ba ang platform? Ano ba ang difference ng platform sa application? Di-discuss na yata natin ito, no? Ito yung mga i-define natin. Okay, so i-define natin yung kung ano ang HTML. Okay, ano bang HTML? Ano ba ang webpage? Ano ba ang website? Ano ba ang WYSIWYG? Mamaya babanggitin natin isa-isa. Okay, umpisahan na natin. Okay, unahin natin yung HTML. Yung HTML natin ay isa lang na acronym yan. Actually, ang acronym na yan ay, sige nga, i-type na natin kung alam natin kung ano yung HTML. Ano ba ang HTML para sa inyo, mga learners? Ano ba ang HTML? Tignan nga natin kung alam natin kung ano ang HTML. Type natin sa ating comment section. Tignan natin kung sino yung mga tama. Okay, define natin kung ano yan, ha? Okay, habang nag-aantay ako ng sagot. Ito yung sinasabi natin na ginagamit, no? Sabi ni Remerson o Lucero, sabi niya, hypertext markup learning. Hindi yata. Okay, meron pa ba? Sige, type lang natin. Okay, sabi ni Kerabin Gabriel Villamor, hypertext markup language. Okay, congratulations. Yan ay hypertext markup language. Okay, in other words, ang hypertext markup language, okay, ito yung mga web pages, okay? Yung mga web pages na nagawa sa language na yan at nagawa at na-modify using basic applications like Notepad, gagamitin natin yan, and professional HTML editors kung nagja-Java kayo o kaya kung nagja-Java 5, anong tawag niyan, HTML 5, and so on and so forth. Diba? Yung mga ginagawa natin ay all ang HTML or HTML language ang gamit natin para magawa natin tong mga ito. Okay, ano naman ang web page na natin? Kung ba ang web page? Sige nga. Ang web page, okay, to define a web page. Ang web page ay isang document na para sa World Wide Web or www na pwedeng i-access, pwedeng i-display sa monitor, sa smartphone, using any web browser. Ano yung mga iba't ibang klase ng web browser na ginamit natin dati? Meron tayong Chrome, meron tayong Edge, or yung ating Mozilla Firefox, and so on. Okay, so yun yung mga web page na pwede natin gamitin para ma-view yung ating web page. Okay, ano naman ang website? Okay, ano bang website? Dito natin makikita
yung mga iba't ibang web page. Okay, so yung website na yun ay collection ng iba't ibang web page. O pinagsama-sama yung page, tapos kinolek yan. Pag nakakita tayo ng iba't ibang pages, yun yung ating website na nag-combine ng iisang page, isang site. O dun siya nakikita. Okay, last. Yung ating last ay YCWIG. Ano ba yung YCWIG? Sabi natin kanina, babanggitin natin kung ano yung ibig sabihin ng YCWIG. Okay, ang YCWIG or WYSIWG ay isang acronym. Ang ibig niyang sabihin ay, okay, tama, si Remerson Lucero, what you see is what you get. Okay, sabi ni Catherine Joy Gatod, it's a part of a website, which means a website contains a different pages. Siguro ito, she is talking all about yung ating website. Okay, now, ready na ba tayo? Ready na tayo. Sabi ni Princess Yvonne Lapitan, the last na question ko kanina ay what you see is what you get. Okay, so tama yung ating mga sagot. Okay, so let us now see kung ready na sila at mag-proceed na tayo sa ating next na slide. Okay, ano bang kailangan natin para makakreate ng isang website? Diba? Ano bang kailangan natin? Ano bang mga requirements niya? Okay, ito yung mga yon. Namili tayo. Pwede tayong gumamit ng mga online website builders. Ito yung mga website, online website builders na siyempre kailangan natin online. Dapat may internet connection ka. Ito yon, Wix. Ito yung ating WordPress. Ito yung ating Google site. So ito yung mga tatlo, top. Okay? Ito yung mga website builders na pwedeng gamitan ng drag and drop. Pwede lang tayong kumuha, i-drag and drop. So meaning to say, we call this in our era before, time namin, ang tawag natin sa mga website builder na to ay yung lazy programming. Bakit? Bakit siya tinawag na lazy programming? Kasi nga, nagda-drag and drop ka lang. Okay? Hindi ka, nag-isip ka ng mga design mo, pero nagda-drag and drop ka ng mga design. Pero maganda ang output. Pero we don't need kasi a senior high school student, hindi naman natin kailangan ng magiging sophisticated yung gawa natin. Basta ma-convey lang natin yung message, okay na okay yung site natin. Tapos pag mag-college tayo, if you want to have an advanced learning of this, we can just relearn this. Ito yung mga basics. And sabi nila na ang basics ay nagpro-provide ng knowledge para sa advanced, di ba? Okay, so yun lang, yun. Okay, so let us now proceed with our next slide. Now, yan yung una, kailangan nating website builders. Pangalawa, kailangan natin ng mga WYSIWYG applications. Ayan, ito yung mga WYSIWYG applications natin. Ano ba yung WYSIWYG applications natin? Okay, gaya ng sabi ko, ang WYSIWYG ay what you see is what you get. O, di ba? Ang ibig yung sabihin, whatever you type, whatever you insert, whatever you draw, you replace, rearrange, or whatever you do on the web page is what the audience will just see. Kung paano mo siya inarrange, ganun din. O, di ba? May tatlo dyan na binanggit ako. Okay. Also, ang WYSIWYG shows and prints whatever you will type on the screen. So, yun na yon. Hindi kagaya nung template na notepad na kailangan mo mag-program, kailangan mo i-arrange. Okay, meron akong tatlong binanggit dyan. Yung first dyan, yung Amaya, yung puti. Yan. Yung Amaya, ang tawag dyan dati ay Tamaya. Okay, pero tinanggal yung T. Okay? Tapos ginawang Amaya. Okay, tapos yung next naman is yung Dreamweaver. Pero yan ay proprietary web development tool para sa Adobe Incorporated. It was created by Macromedia in 1997. And tapos, dinevelop until Macromedia was acquired by Adobe System. Kaya ang tag Adobe Macromedia, o di ba? Adobe Dreamweaver, yung Dreamweaver na yan is also available for yung mga gumagamit ng Mac OS natin na OS operating system. And last but not the least, yan nakikita natin yung Jimdo is also a WYSIWYG app. Okay, libre yung mga yan. Gawa lang tayo ng ating account tapos yan na. Okay. Last but not the least, yung ating HTML. Okay, we know that HTML stands for Hypertext Markup Language. O, diba? HTML describes the structure of the web. Kaya ito yung pinaka-basic. Okay? HTML consists of a series of elements and kailangan natin, and we call it these elements as tags. These elements are represented by tags. Tapos yung tag na yon, may partner, may walang partner. Okay, HTML tags. Makikita natin yan mamaya pag nag-program tayo. Tapos,
HMLs labeled pieces such as heading, paragraph, table, yung mga yun, and so on and so forth. Okay, take note that browsers do not display yung HTML tag, pero nire-render niya yung content ng page. Kung ano yung nilagay mo doon sa tag, yun yung nire-render niya, ayun yung nakikita natin. Okay, now, we'll see kung paano ba mag-program ng isang web page using HTML. Unang requirement, kailangan natin ng editor. Okay, ito yung editor natin, yung Notepad. And Notepad na yan ay doon natin ilalagay yung ating source code. Okay, doon natin ilalagay yung source code natin. With the file name or extension name, I should say extension name na HTML or HTM. Diyan natin siya nilalagay. Okay, sinesave natin yan as HTML or HTM file. Okay, pagkatapos natin isulat, i-open natin yung ating mga sinulat gamit ito. Ano tong mga to? Yung mga browser. So dalawa lang ha, kailangan natin ng editor pag sa HTML at yung mga browsers just as this. Yung Edge, yung Chrome, at yung Mozilla Firefox. Double-click lang natin yung HTML file and that will open right away. Okay, ganun lang yun, kadali. Okay, so ready na ba kayo? Type nga ng 1. Type nga yung 1 para mag-start na tayo, mag-demo. Mag-demo na tayo ha. Magda-demo na tayo. Okay, ang i-demo natin ay mamaya gamitin natin una Wix. Tapos yung unahin muna natin HTML para ano para sulit. Konti lang naman. Tapos yung Wix na doon natin gagawin yung output natin ngayong hapon. Okay. So yan yung ating gagawin. Pero yan, close ko muna yung window kana isa at i-share ko yung ating screen. Okay, stop ko muna yung sharing tapos i-share ko yung isang window natin. Okay, share natin yung isang window natin kung saan nakalagay yung ating entire screen. Ayan, dito. Entire screen ba yun? Sana entire screen para makita yung ating gawa. Diba? Hindi lang pa. Ano lang natin? I-share lang natin yung ating screen. Okay. Sana may share. Nakailangan natin. Okay. Sige, type lang ang 1. I-type na ang 1 kung ready na tayo. At sige, para maka-start na tayo ng ating demo. Okay, so yung ating quick demonstration. Okay, share na natin yung screen natin ha. Kikita ba natin yung screen natin? Sana nakikita, no? Entire screen naman yung ating in-open. Sana ba yun? Okay, ito na yung ating screen. Kita na ba natin, children? Okay. Kita na ba natin? Ayan, kitang-kita na yung ating screen. Okay. So ito yung ating gagamitin, Notepad. Nilakihan ko na yung fan para makita natin. Okay. So gaya ng sabi natin, pag nag-i-start tayo, we always make use of this, yung HTML. Okay? Start tayo ng tag. Una, gawa tayo ng tag na HTML at sundan siya ng ating end tag na HTML. Okay, ito ay isang executable file na yan. Pero bago magiging executable yan, kailangan natin i-save as yan. Okay? Save as lang natin. Tapos, gawin lang natin, lagay natin sa desktop natin kung meron tayong desktop. Pero so, pwede rin yan sa ating mga cellphones kung meron tayong pagsasave-an. Pero alam natin kung saan natin sinasave. Tapos, lagay lang natin dito all files para maging generic yung file. Tapos, lagay natin sample siguro. That HTML. Kagaya ng sabi ko kanina, we need to save it as HTML or HTM para ma-read siya. Okay, yan na yan. E tignan natin yung ating desktop kung nakita yung ating file and saan na siya. Yun, may sample doon. Okay? So, double click natin yan. Makikita natin. Ano makikita natin? Ay isang blankong screen. So, di ba? Bakit siya blanko? Blank screen ba? O, kita natin yung blanko. Okay. Blanko lang yan. Bakit siya blanko? Kasi wala pa tayong sinulat na bago. Okay. So, mamaya lalagyan natin ng laman yan. Okay? So, ito na yung ating next na gagawin. O, punta ulit tayo sa ating notepad. Dadagyan natin yan ng ibang elements. Ano pa yung pwede natin ilagay na elements dyan? Gamitan natin ng H. Okay? Yung H kasi is a header. Kasunod yan ay number. Lagyan natin ng 1. To distinguish yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 1 is header 1. Yun po yung pinakamalaking heading. At yung 6, yung pinakamaliit na heading. Okay, partneran na natin yan ng slash H1. Okay,
Oh, ayan, mali tayo. Okay. Tapos, lagyan natin ang heading. Ano i-re-render ng ating screen? Halimbawa, hello world. Okay. Hello world. Tapos, save na natin yan. Paano ulit i-save? Huwag na tayo mag-save as since meron na siyang pangalan. Sa-save na lang natin yan. Tapos, titignan natin yung output natin. Okay. Punta tayo sa ating output window. Okay. Na natin. Output window. Nasaan na ba yon? Yung ating ginawang nasaan na ba yan? Ito yung screen natin. Okay. Screen natin. Kita nyo ba ito? Okay. Output screen natin. Paano natin tignan yan? Sinave na natin. F5 lang. Press F5. Nakita na ba natin yung hello world? Ayun, nandun na si hello world. O diba? F5 lang yan. Okay, dagdagan pa natin na ibang elements. Ano pang pwede natin ilagay? Halimbawa, palitan natin yung background. Pero bago yung background, lagyan muna natin siya ng body. Okay, ano tong silbi ng body na yan? Okay, tong silbi ng body na yan ay dito natin dinedefine kung ano ilalagay natin dun sa ating web page. So, halimbawa, lagyan mo ng background color, lagyan natin ng ating picture or so on and so forth. Okay, so lagyan na natin. Body, dapat may partner. Okay, may body. Okay, na natin. Ano yung laman niya? We will change yung background color niya. So we will be using the parameters. Dito yung parameters natin, nilalagay lang siya dito sa tabi ng ating tag. May parameters yan. So meaning parameter, ito yung paano natin kontrolin yung ating mga inilagay na elements. Okay. Una, VG, color. Ayan. Okay. VG, color. Color. Okay. Tapos gusto natin yung kulay. Halimbawa, ang kulay na gusto natin ay blue. Light blue. Okay. So ito na yung background color ng ating web page. Okay. So, try. Save natin dyan. Control S. Tapos, balik tayo dun sa ating ginawa kanina. Tignan natin. F5 ulit. O yan, meron ng color blue. Palitan natin ng kulay. Gawin natin siyang red. Pwede ba? Tapos, meron doon. Red. Okay. Red. Tapos, save natin yan. Tignan natin yung ating web. Kung red yan. O F5 ulit. O naging red na siya. Okay. Ganyan lang gumawa. O, di ba? Sige, madali lang gumawa. O, palitan na natin. Masakit sa mata yung red masyado. Okay, light blue. Okay, pwede rin natin gawin itong mga palette number. Ano yung mga palette number? Yung palette number ay, yun yung mga pwede natin gamitin na number na katumbas ay color. So, pwede natin gamitin yung A, 0 to 9 na numbers at 0 to 9 na numbers at A to F na letters, capital letters. Okay, so pwede natin umpisahan yan using the pound sign. Tapos gamit tayo, A, E, 0. Okay, so yun na yung kulay natin. Ano kayong kulay yan? Okay, curious ako, ano kayong kulay na ito? Okay, try natin na, tapos save natin. Control S ulit natin, punta tayo dun sa ating web. At i-refresh lang natin yan. Tingnan natin, ay, yellow. Okay, yellow na yung ating web. So yung kulay na nilagay natin, IAEAE0. Okay, so pwede nating palitan yan ng number. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. Basta, yung mga yan ay hexadecimal color yung mga yan. Okay, hexadecimal yan. So, ibig sabihin that 16,000 plus numbers or pixels or colors na pwede nating pagpilian. Okay, now, sir, paano po mag-insert ng image? O, mag-insert tayo ng image. Sana may image yan, no? Okay, so insert tayo. Gamitin natin yung IMG. Okay. Yung IMG is a tag that will insert an image. So, dapat alam natin kung nasaan yung image natin. Halimbawa, nag-download tayo ng image. Pero ilagay natin kung saan natin kukunin using the SRC. Okay. Kunin natin yung source. So, dito natin ilalagay yung source niya. So, paano? Okay. Punta lang tayo sa ating location kung saan natin sinave yung file. Okay. Ito natin. Open natin yung folder natin kung saan natin sinave yung file. Okay. Bawa nasa download siya, ano? Nasa download siya. Tapos yun yung file natin. Andito. Okay. Yung file natin. Kunin natin yung properties niya para alam natin kung saan natin location niya. You go to properties. Magpapakita yan. Tapos eto pala yung location ng file. So yun na yung source niya. Bukin lang natin yan. Use control C. And then we go back to our editor. Tapos i-paste lang natin. So don't forget. Palitin natin. Parang masyadong malaki na. Okay. Palitin natin ng konti lang ha. Hindi nyo na makita yung code. Gawin na natin 36. O kaya 28. Okay, para makita siya. Okay, tapos huwag natin kalimutan yung backslash. Tapos yung pangalan ng file. Ano ulit yung pangalan ng file natin? Yung file. Huwag natin kalimutan yung pangalan ng file ha. Okay. Yung file. Nasa ba yung file natin? Wait lang ha.
Nawawala si sir niyo. Okay, ano yung pangalan ng file niya? Tagudin. Tapos yung kanyang JFIF na extension. So, huwag niyong kalimutan yung extension name kasi yan yung pangalan ng file na lalagyan natin. Copyin mo yan. Okay? Tapos yung tagudin. Tapos that JFIF. Tapos quote. Tapos close natin. Yung IMG. Huwag natin kalimutan yung partner niya slash IMG. Okay, yan na yun. Tignan natin. Save natin yan. Save, control, S. Tignan natin kung ano yung laman ng ating screen. Okay, yun na yun. F5. O yan, meron na siyang picture. O di ba? May picture na siya. Alam na natin na may picture siya. O di ba? Ganyan lang gumawa ng web. Okay, sir, tanong. Paano ba? Kung meron tayong gustong i-click. O di ba? Gusto natin i-click. May i-click tayo tapos mag-open kasi di ba ang web page, may kiniklik tayo. Okay, gamitin natin to. Last, yung ating wait lang ha. Nadulas ako. Okay, gamitin natin yung ating AA tapos yung href for reference. So meaning to say ito yung clickable item na mag-o-open once sa clinic natin. Halimbawa, ito mag-o-open din yan. Copy na lang natin, lagay natin dito. Paste. Tapos yung ilalagay nating close natin yan ha. Tapos ilalagay natin clickable. Open image. Okay. Tapos close na natin yung slash A. Okay. Yan na yun. Tingnan natin ha. Kung mag-open yan, ito, ito yung clickable item. Ito yung i-open niya na file. Okay. Try natin. Save natin ulit. Tapos punta na tayo doon sa ating screen. Okay. Nasaan siya makikita? Sa baba. Okay. Try natin. F5. Ayun. Nasa baba na siya. Okay. Pero sa tabi, paano natin gagawin yun? I-enter natin. Dito kasi sa last, pwede nating ibaba yan. Ano yung gagawin natin? Lagyan lang natin ng DR to help a break. Okay. Medyo masakit yung 1, 2, 3, 4, 5. Light blue la lang. Okay. Light blue. Okay. So, yun na yung kulay natin. So, save natin yan. Ayan na yung ating file. F5. Ayun na yung clickable. Pag i-click natin yan, mag-open ang isang image na may, yun na yun. Yung clickable item. Okay. So, yan. Basic pa lang yan. So, madami pa tayong pwedeng gawin dyan. Ngayon, okay, tignan nga natin kung may natutuhan kayo. I-type nga ulit ang one, tignan natin yung screen nyo kung meron kayong natutuhan. I-screen natin, close na natin tong konti. Ayan, hindi masyadong madaming screens na nag-open. Okay, wala ba? Mag-type ng one na ready sa ating comments. Ayan, ready na sila. Okay. Sige, sundan nyo ako sa ating next. Okay, next natin. So, kung may tutuhan sila sa HTML programming, kung gusto nyo matuto ng ganyan, punta lang kayo sa ating Google, tapos hanapin nyo yung sourcecodes.com. Yung mga HTML tags, hanapin lang natin yan. Meron din akong ginawa yung mga estudyante ko na webpage. Sige, gusto nyo makita yung webpage nila. Ito yung gawa ng mga estudyante ko dati. Oh. Okay, tignan natin. Gawa nila ito. Hopefully, ay magustuhan nyo. Ito yung gawa nila. Open ko. Ito ba natin? Kita nyo ba? Okay. I hope kitang-kita nyo, no? Okay. Ito yung gawa nila. Ayan. Ginawa nilang ano yan. Webpage yung mga estudyante ko. Kaya tignan natin yung webpage source. Okay. Paano sa alaretic lang natin? Ito yung program na ginawa nila HTML. O, di ba? Madugo. Ay, wala ba? Ay, wala ba? Ayan, madugo. Okay. Ayan. Kung gusto nyo gumawa ng ganyan, kagandang webpage. Ayan, itong mga yan. Okay. Aralin natin ang HTML. Marami tayong magagawa dyan. Okay. Kaso lang, mag-i-imagine na kung paano mili-layout, di ba? Okay. Next na tayo. Para hindi tayo magsayang na oras. Close na natin to. Gusto nyo gumawa ng ganito. Okay. Maaralin natin yung HTML. Okay, next. We proceed to our next yung ating Wix. Dedemo na natin si Wix natin. Nasaan na ba yun? Parang nawawalan na ating Wix ko. Okay. Nasaan na ba yung Wix natin? Ayan! So, ito yung ating Wix. Okay. Sa ating Wix, gaya ng sabi natin kanina, this is a free website. Free website builder. Okay. Gawan lang natin ng gawan lang natin ng account. So, kung may account na kayo, isa-sign in nyo lang yan. Sign in nyo lang yan. Tapos, eto, mapupunta kayo dito. Okay. Tapos, since meron kasi akong account na same na ka-remember me, o kaya kung wala pa king account, just continue lang natin itong continue with Google. And then, pwede na tayong mag-gumawa ng site. Okay, lalagin ko lang ha yung ating account. Okay. Lalagin yung ating account, pupunta tayo dito sa ating
Yan. Pupunta tayo dito sa ating medyo matagal, no? Tagal na internet, no? Sana open na siya. Open ka naman na magkisama ka. Hindi nakikisama, no? Nangyayari talaga yan pagka, ano, pagka online class lang. Nag-load. Okay, balikan natin yan. Punta muna natin sa isang gagamitin natin. Pwede tayong mamili itong weeks na to online yan. O meron pang isa, yung ating Google site. Okay, paano gumawa ng ganito? Doon sa ating URL, mag-create ka ng URL, i-type mo lang doon sa inyong account. Dito sa ating URL, yung ating sites.new. Bakit sites.new? Kung may nakalogin na account dyan, doon na siya malalogin. I-type natin, lalabas ito. Okay. Lalabas na yan. Kung may nakalogin, gaya nito, may nakalogin na account ko, yan yung nakalogin. So, ito yung aking site na gagawin. O, pwede na tayo maglagay kanina yung ating site. Hello World. Okay natin ha. Hello World. Okay. Work. Okay. So, ito na. Pwede na natin makita yung output. Ba, gusto nating mag-insert. May image. Ayan. May dalawang klase ng ano, pwede natin gawin. Upload or select. Kung upload, galing mismo yan sa outside or outside ng ating Google Drive, yung select naman kung nag-save tayo ng file sa Google Drive. Ito, paalala mga learners, no? Kung gusto nyong gumawa ng website, huwag kayo upload na upload at times na gagawa kayo, kasi sayang yung oras. I-upload nyo na agad bago kayo gagawa, pa hindi kayo sasayang ng oras, di ba? Matagal kasi upload po minsan eh. Okay, so ito na, upload natin yung ating ginawa. Gyan natin ng image. So ito yung isa kanina. Ito, ilagay natin to. Ito, tignan natin. O, lagay natin yan, ha? O, yan na, na-upload na natin. Insert na ba? O, yan na. Pwede na natin i-drag. Kanina, control-control lang natin yung site. Yung ginagawa na lang dito, pwede drag-drag na lang. Pwede natin ng text yan, halimbawa. Okay. Yung natin ng text, paano? Ito yung mga elements na pwede natin i-text. Ito yung mga content blocks or designs na pwede natin pagpipilian. Ito yung mga iba't ibang klase na pwede natin insert. Pwede tayo mag-insert ng kahit anong gusto natin dito. Okay? So, try natin yung ating text. May text siya. Insert mo lang yung text. Dito natin siya ilalagay. Okay, halimbawa, na natin yan. Duckpeak Brown Fox. Okay, okay, description. Kung gusto ilagay ng description dito lang sa taas. Okay, now, ayan, so pwede natin makita yan. How are we going to look at our output? Okay, ito na, yung ating preview button. Preview lang yan, makikita natin yung ating layout ng ating website na ginawa. Ayan na po yung ating website na ginawa. Kita ba natin? O, yan, website na yan. Kala nyo ah. Meron na siyang output. Kitang-kita na yan. Okay, close lang natin yan. Gusto natin i-edit at magdagdag pa tayo ng ibang elements. Okay, halimbawa, meron tayong video na kinuha sa web sa YouTube. Pwede yun, no? Pwede nating i-embed dito. Use lang yung ating embed. Okay, yung embed kasi, hindi natin kailangang i-download yung file na galing sa isang source. Halimbawa, meron tayong YouTube video. May video na tayong ginawa. Ano, nasaan na ba yun? Okay. Tingnan natin yung YouTube, no? Ito na yung video. Ang gagawin natin dito, nag-open siya, no? Abang nag-open siya, okay, kunin natin yung kanyang link. Saan? Hello, learners and teachers. Oh, stop natin. And may sound siya, no? Para natin kunin yung code, just click yung ating share button, and then lalabas ito. Yan, kunin natin itong copy ito or itong embed file na yan. Okay? So, kailangan lang natin yung kanyang URL na lang para mas madali. Share. And then, copy na natin yung URL. Copy yan. And then, you go back dun sa ating site. Tapos, dito natin paste by URL. Paste there yung ating link. Tapos, makikita na dyan yung video. Tapos, click lang insert. And that will be inserted in your video. Ay, in your website. Oh, kita nyo na. Meron na ba dyan? Hello. Ay, ito na siya. O, di ba? Tapos pwede nyo nang i-drag and drop at mag-resize ng ating video. Video yung ating... Ayan. Re-resize na natin para naman naayon sa mata. Maganda yung size at nakikita ng viewers. Okay. Now, sir, paano naman pag gagamit tayo ng Teams? Ito. Yung Teams kasi na yan, learners, ito yung mga pwede nating gamitin itong mga to para mapaganda yung ating website. Okay, you can use this. Just click this. Kung ano yung in-apply dyan, yan na yun. Bago lang yung template niya.
team ang tawag natin dyan. Maging papapay ang itsura niya. Although pwede pa natin pagandahin yan. Pero ito na, maganda na yung nagiging output niya. Okay, ito yung ating webpage. Ngayon, wala pa siyang pangalan. So, pwede na natin gawin, hello. Hello, world. Okay, pangalanan yun para lang yung hanap nyo na file doon sa ating Google Drive. Okay, so na yung pangalan niya. Okay, lagyan ng logo. Pwede nyo baguin yung ating image dito sa ating background. Just click mo lang yan, tapos mag-upload ka ulit or mag-select ka ng image. Okay, yan yun. Ngayon, paano natin i-upload yan sa internet? Makikita na yan pag sinerch sa Google. I-publish mo yung ating website. You just click ni publish natin, tapos makikita natin ito yung pangalan niya, Hello World. Pero yung buong pangalan niya, ito. Ito. Yung sites.google.co, deped.gov.ph. Since belong ako sa deped domain, so dyan niya i-create. Tapos yung pangalan niya, Hello World. Ayan. Yan na yung magiging pangalan na pwede nating i-search kahit naka-Google tayo. Tapos, publish lang yan. Tapos, magpapakita na yung ating pinublish. So, ganun lang siya. Ganyan lang gumawa ng website. Di ba, learners, ang dali-dali lang gumawa ng website. Okay. So, yan na yung ating pangalawa. Sana nag-login. Wala na, no? Ayaw niya nang mag-login. Yung ating week, sana nag-login sa panagawa. Anyway, eto, madali lang naman gamitin. Kagaya lang siya nung ating, itong ating Google site. Kaso lang, ang disadvantage lang niya, itong Google site natin, hindi natin pwedeng gamitin ating mobile phone. Although, pwede nating i-view, pero hindi natin pwedeng gamitin na panggawa. Pwede lang natin i-view. Okay? Itong isa, pwede natin gawin. Ayaw niya nang mag-login. So, bakit? Bakit? Why? Okay. Hindi siya nakikisama, nakikiayon. O, yan. Yung ating anyway, na-discuss ko naman na ito. So this one is already, you can already create a huge or a good example of your website. Pwede na nating i-arrange. At i-apply na natin yung mga natutuhan natin dun sa ating lectures on imaging and design, kung saan binabalance natin yung design natin, ganyan. Lagyan natin, isang ayon natin yung laman niya. Doon sa ating text, sa size, pumili ng kulay at i-apply yung mga principles na yun sa paggawa ng web para maganda yung ating magiging web page. Diba? Okay, so, ayan na. It's already time. Ganun ba yan? Meron pa ba? Okay, so ito yung gagawin natin. Ito yung gagawin. Nasaan na ba yung gagawin natin? Sir, nasaan ba yung gagawin natin? Ito yung gagawin natin. Ito na lang ang ano natin, no? Pwede ba? Hindi ko na titingnan na lang natin. Sali, kunin ko lang yung window na yon. Para yung share natin kanina na window na yon. Ito yung ating magiging output. Ayan. Task na gagawin natin. Okay. Learning task. Sana gawin nyo ito, ha, mga learners. Okay nga. Oh, we will be creating a website using Wix.com. Okay? To tell something about kung ano itong business or including its nature, products, or services you offer and how the website can be helpful for your business. Gaya nung pinakita ko example kanina, di ba meron akong pinakita ang website kanina ng mga estudyante ko, nasaan na ba yun? Nakakahilo na screen natin. Okay, natin, nasaan na ba yun? Hindi kasi business site yun eh. Isa lang siyang web page na ano lang. Ginawa ng mga students ko dati. Tayo natin. Meron ako nakita dito, no? Ginawa rin ng student namin to. Gumawa siya ng website about vegan. Ayun, yun lang. Kunin ko yung ating output. Ayan, kita naman natin. Kita natin yung webpage ng vegan. Oh, yan. Ginawa ng mga student natin. Tapos yung laman niya, okay. Natin. Lahat lang yan gawa yun sa HTML. Pero hindi sila gumamit. Gumamit lang sila ng pang-enhancing CSS, yung cascading style sheet para magawa nila yan. Okay, dati. So, ito yung mga output nila. Kung gusto natin matuto dyan, kailangan natin aralin ng mabuti yung paggawa ng website. Anyway, pinakita ko na example kanina. Matuturo na tayo doon at yun na yung ating guide para mayroon tayong magawa. O, diba? Gumawa tayo ng website na ganun. Na gusto natin business naman i-present natin. Gamitin natin yung knowledge natin. Okay? So, gusto kong makita ito. We will be creating our website using Wix.com or wag na yung Wix o yung ating ano na lang, yung ating Google Sites. Yun na lang kasi yun naman yung tinuro ko, no? Kung gusto nyo aralin yung Wix, okay lang. Tapos, i-capture nyo lang yung output nyo o kaibigay nyo sa akin yung ating link
ng ating pinublish na website, tapos ipadala nyo sa akin. And then, ilagay nyo lang natin dito sa ating, saan ba yung link natin? Okay. Ito yung link natin. Okay, ito yung link.